Welcome to my vlog. Ibablog ko po yung birthday ng special na mga tao kasi pareha silang may birthday. Unang-una, babatiin ko muna ng happy birthday kay Girl Clang. Alam ko, pinaka tawag nito. Special yung birthday mo sa akin at special na tao ka sa akin. Kasi mula nung nakilala kita, una nating meet nung mag-girlfriend at boyfriend pa kayo ni Archie, naalala ko kasi yun eh, yung ex ko, tapos ikaw pinakilala ka sa amin, tapos nandun pa yung ex ko nun dati, yun yung unang meet natin. Alam mo yung magaan talaga yung loob ko sa'yo. Mula nung nagkakilala na kita, tapos nakilala na kita, tapos sunod-sunod na yung samahan natin sa my birthday, binyag. As in, magaan talaga yung loob ko sa'yo, girl. Mula nun, parang kayo na lang lagi ang pinupuntahan ko. Tuwing di ako, pumupunta ako dun sa bahay nyo. Alam mo yun, hanggang nag-asawa kayo ni Archie, nandun ako kasi ikaw yung ko. Kasi nga, compatible tayo eh, sa isa't isa. Yung back 2009, yun yung una nating kilala, tapos noong 2010 yata kayo nag-asawa ni Archie eh. Yun yung ano, na dumudugo pa yung puso ko nun eh. Doon ako lagi sa inyo pupunta. Tapos dumating, kasi nabawakabait mo kasi yung swerte mo. Alam ko, ang swerte-swerte talaga ni Archie sa'yo. At saka swerte ka rin kay Archie kasi po, parehas kayong hardworking na parents sa inyong tatlong anak. Congratulations sa inyong dalawa dahil may tatlo na kayong sibling. Anak pala, hindi sibling. Wish ko sa'yo, girl, hindi ka magbago sa akin. Kahit minsan lang tayo hindi nagkakausap, pero alam ko naman, nandiyan ka para sa akin. Sabi mo nga, nung isang araw, girl, hindi na tayo nagkakausap. Sabi mo sa akin, sabi ko, andiyan ka pa rin palagi, yung pamilya mo. Sinasama ko yan sa bisan palagi. Salamat sa lahat, girl. Napakabuti mo talaga na tao, matulungin. Alam mo yung mapagsabihan ng sikreto. Hindi yung ano yung sikreto na kahit magkatampuhan, hindi mo ipagsasabi sa bayan mo. Makapagkatiwalaan na kaibigan. Tinuturing kitang best friend kasi lahat ng sikreto pwede mo maitago. Alam mo yun, yung ang ganang loob ko sa'yo talaga. Happy birthday, girl. Good health palagi and more blessings to your family and Archie. See you, Pukon. Kung lulubin ng Diyos na maka-uwi kami. At isa pa, bakit special yung birthday na to para sa akin? Kasi one time, iksian ko na lang. Kasi yung heartbroken ako na kasi pumupunta ako sa kanila. Tapos lagi ko pumupunta doon sa kanila. Tapos one time nagsabi niya, alam, girl, mag-search tayo dyan sa ano, internet. Ano, kung sino yung mga compatible natin na maging kaibigan o magkarelasyon. Doon nag-search na kami. Madami akong nakita doon na mga compatible. Isa talagang napansin ko, yung pagka-scroll ko, sabi ko, hala girl, ano, yung ka-birthday mo ang compatible ko. Sabi niya sa akin, hanapin mo yan. Wala ka mang nakilala ngayon. Sabi ko, wala ka naman akong nakilala na ganyan yung birthday. Sabi niya, hanapin mo. Sabi ko, siguro kung para talaga sa akin, yung tao na yan, may way si Lord kung paano kami pagtagpuin. Sabi ko gano'n sa kanya.
sabi niya, oo, tama. Yun yung isa na yun ang bakit special yung birthday na to. Kasi yung boyfriend ko ngayon na magiging asawa ko na soon ay ka-birthday niya. To make the story short na lang, yun, doon na yun nag-umpisa. Pero yeah, way back 2010 yun eh. 2010 yun. Tapos pagkatapos nun, 2012, kasi hindi pa ako nakaka-move on kasi yun eh. So, gusto kong umalis ng Pilipinas para makamove on nga. Kasi nga, ang tagal-tagal, hindi ako makamove on. Ganun nga, talaga siguro. May iba kasi talagang tagal makamove on. Tapos, nag-apply ako pa Singapore. Mga ilang months lang, nakapag-apply ako at may visa na ako, ganun. Ako kasi yung tao na isa ako sa mga deboto ng ina ng laging saklolo dyan sa Baclaran. Bago ako umalis, nagsindi ako ng kandila. Sabi ko, Lord, gusto kong makamove on, kaya ito ginawa ko na. Gusto kong mag-abroad. Sabi ko, kung may ibibigay po kayo para talaga sa akin, magkamit man kami doon sa Singapore o magkakilala kami sa kuan, social media, kasi uso na kasi noon eh, uso na yung mga ang expect ko talaga yung mga puti, ganun yung mga gusto ko. Tapos sabi ko, nagdasal din po ako doon, lumuhod ako doon sa info talaga ni Mama Mary. Sabi ko, Ina, kung sino po yung lalaki na makakasama ko dito magsimba, makakasama ko dito magsimba, siya na yung mapapangasawa ko. Sabi ko ganun, yun yung pinagdasal ko sa kanya bago ako nag-flight papuntang Singapore. To make the story short, pumunta ako ng Singapore September yata yun, September or October 1, mga ganyan ng 2012. Nagpunta ko dun. Habang matagal pa dun, sabi, napanaginipan ko pa rin yung ex ko. Sabi ko, Lord, diba, nagdasan na ako, kaya nga ako lumayo sa Pilipinas kasi gusto na ako makamove on. Bakit hanggang dito, pinaparamdam mo pa rin siya, paano pa ako makamove on? Kaya nga ako umiwas sa Pilipinas para ako makamove on. Sabi ko, please, remove mo na siya sa puso ko. Yung natulog na ako, napanaginipan ko yung ex ko, iyak nang iyak siya at lumuluhod at humihingi ng tawad sa akin. Napanaginipan ko talaga siya. Tapos yun, naalimpungatan ako, na-release ko lahat yung sama ng loob ko sa kanya. Iniyak ko ng buong gabi. Sabi ko, Lord, pakawalan ko na siya sa puso ko. Please, alisin mo na siya sa puso ko. Pakawalan ko na siya. Sabi ko ganun, pakawalan ko na siya. Please, iiyak ko to lahat. Iiwan ko na to sa inyo lahat. Ikaw na bahala sa akin. Pagod na ako. Sabi ko, yun o, talagang inalis na yung galit ko sa puso ko, yung sa ex ko. Inalis ko na talaga kasi ang bigat eh. Ganun pala yun. Parang hindi ka nakaka-move on. Pag nagkikimkim ka ng sama ng loob pa rin, hindi mo pa rin napapatawad yung sarili mo. At hindi mo pa rin napapatawad siya. Yun talaga. Yung iniyak ko na yun lahat nung gabi na yun, pagka kinabukasan, ang gaan sa loob po talaga magpapatawad, kahit hindi naman siya personal nang hingi ng tawad sa iyo, pero ikaw lang at Panginoon yung nag-communicate na pinatawad ko na siya, iwan ko na sa iyo lahat, ikaw nang bahala sa akin. Tapos nagdasal ako, sabi ko, please, kung mayroon talagang tao na para talaga sa akin, please give me a sign. Sabi kong ganun, please give me a sign. Nung pagkatulog ko na yung gabi na yung pagkaumaga,
my God, may napaniganipan ako na ano, isang lalaki na matangkad. Nakatalikod siya. Napaniganipan ko mga alas 7 na pala yun. Pilit ko siyang hawiin yung balikat niya kasi gusto ko tingnan yung mukha. Hindi ko maabot kasi ang tangkad nga niya tapos nakatalikod nga siya. Pilit ko siyang hawiin yung hindi ko abot hanggang nagising ako bigla. Sabi ko, ha? Akala ko totoo kasi panaginip lang pala yun. Sabi ko, ala, yun kaya yung sign na hiningi ko sa kanya. After nun, mga 2013 yun pinapanaginipan ko. 2014, yung boyfriend ko, tsaka kami yung nag-meet. 2014. Tapos, sa ano kami, social media lang kami nag-meet. At ito na po siya ngayon. Yun nga yung pangalawang sign doon sa na search namin sa internet na compatible ko yung ka-birthday ng BFF ko ngayon, si Clarissa. Sabi ko, hala, siya na kaya. Sabi kong ganun. Pero, alam ko, babe, happy birthday. Happy birthday sa'yo. Alam ko, marami na tayong pinagdaanan. Alam ko, marami na tayong pinagdaanan. Hindi man maganda yung umpisa natin. Pero, alam ko, ikaw yung taong binigay sa akin ng Panginoon kasi lahat ng sign na hininyo ko sa kanya na sa'yo. Kasi nung umuwi tayo, ikaw yung last na lalaki na nakasama ko, nagsimba tayo sa baklaran. Yun yung sinusunod ko yung sign ng Panginoon na yun. Yun yung pinapasalamat ko. Ang dami mang mga taong sumisira sa atin. Hindi nila alam yung buong storya, pero hindi ko na yung babanggitin kasi alam ko naman maraming struggles tayo. Pero alam ko, hindi naman nagtatapos dun yung problema natin bago tayo naging okay ngayon. Kasi sabi ko, Lord, kung hindi po mo talaga siya para po talaga siya para sa akin, please tanggalin niyo na po siya sa buhay ko. Sabi kong ganun. Alam mo yung pag-pray ko ng ganun, unti-unti naging okay yung sitwasyon natin. At hanggang ngayon, 6 years na tayo at ikakasal na tayo. Happy birthday, babe. Salamat sa suporta mo para sa akin. Salamat sa pang-unawa. Salamat sa pang-unawa kahit nagira ko minsan. Silosa. Pero siguro alam mo naman yun kung bakit ako nagsiselos. At saka sana yung plan natin, yung bahay natin na pinagawa, matatapos na rin natin yun. Yun yung pinaka big wish ko sa inyo, sa'yo, at sa kahit lang na good health, palagi, abundant blessings, at salamat, nandyan kayo. Nandyan kayo para sa akin, nadamayan ako sa lahat ng problema ko, nakikinig din kayo. Salamat sa lahat-lahat, babe, na suporta, lalo na sa pag-YouTube ko ngayon. Ikaw ang number one fans ko. Ikaw yung taga-sabi na mali yan, ganito gawin mo, ganito ganyan. Kasi ako eh, siyempre, ano pa lang naman eh, nag-uumpisa pa lang naman tayo. Salamat, salamat sa lahat-lahat ng suporta mo sa akin. At salamat din sa pamilya mo. At pag-pray ko na lahat na maging okay yung plan natin. In God's grace, matutuloy na yung wedding natin soon. Ilobi ng Panginoon. At salamat sa lahat-lahat ng sana hindi ka magbago sa akin. Yung mga plan natin, magsuportahan lang tayo sa isa't isa. Basta nandito lang ako, pinag-pray din kita gabi-gabi bago ako natutulog. Alam mo yan,
pinag-pray ko. Kasi sa isang relasyon kasi, prayer is the key lang talaga na maging maayos po ang lahat. Kasi hindi po maiwasan sa mundo natin ngayon, maraming tukso. Pero alam ko, pag kumapit ka kay Lord, gagabayan ka po talaga at iiwas kayo sa masama. Happy Happy Birthday, Girl Clarissa at Babe John. Happy Happy Birthday sa inyo dahil special talaga itong birthday na to kasi magka-birthday talaga kayo yung nakita natin sa internet, girl, na ka-birthday mo. Yan na yun. Siya na yun yung ka-birthday mo ngayon at nandyan na siya. Salamat sa Panginoon talaga at may ginawa po akong cake para sa inyo. Special po ito talaga, ang galing sa puso. Ano ito? Oatmeal carrot cake. Bakit oatmeal carrot cake ang ginawa ko sa inyo? Kasi wish ko sa inyo good health. Talaga, kasi health is wealth. Diba? So mag-blow ako ng candle para sa inyo. I-blow ko na tong cake para sa inyong dalawa na special, na special to. So I love you both talaga. Salamat sa Panginoon na nakilala ko po kayong dalawa. Post ko muna kasi kukunin ko muna po yung cake. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to both of you, girl and babe. I wish you good health and abundance. Keep safe. I love you both. I love you all. Thank you for watching, guys. Sana kung may mali akong nasabi, pasensya na po. Kasi kinakabahan po talaga ako. Thanks for watching, guys. Please subscribe my YouTube channel, Ann OFW TV. Bye!